Welcome back mga kwentuhan. Nandito na naman po tayo sa bagong episode ng Mga Kwentong Safety. So ngayon po no, isa po sa ayaw na ayaw nating mga safety officers na mangyari is of course yung magkaroon na aksidente. Okay, ayaw na ayaw natin yan of course. Ngayon let's say no, nagkaroon pa rin talaga ng aksidente. Okay? Ano yung pwede nating gawin as safety officers, okay? Of course, we need to conduct the accident investigation. Okay? Kailangan nating imbestigahan kung ano yung nangyari para of course magawa ng paraan at hindi na maulit yung aksidente na yan. Ngayon, paano ba mag-accident investigation? Paano ba to simulan? Paano ba maghanap ng root cause sa isang aksidente? Paano ba tayo magre-recommend? And meron ba mga document requirements? Pagkwentuhan naman po natin ngayon, no? Paano ba mag-investigate ng isang accident? And samahan niyo po ako, no? Ito po ay magiging apat na parts, no? I-divide ko po sa apat na uploads itong accident investigation. Ngayon po, dito muna tayo sa first part, why we need to investigate. So again, ako po ulit si Reg Basco. Tara po, magkwentuhan po tayo. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, no? Or kung kayo po ay bagong safety officer, or hindi ganong kabagong safety officer, or gusto niyo mag-refresh, no? Dito sa mga topics natin sa health and safety, huwag nyo lang po kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel para makita nyo pa po iba nating uploads. Maraming salamat po sa inyo. Bago po natin simulan yung topic about accident investigation, first, we have to define accident. Ano ba ibig sabihin ng accident, okay? Accident po is an unplanned, uncontrolled, and undesirable event. Meaning po, ito po ay pangyayari na walang may gusto, walang nagplano. Okay? Sa tingin ko, pagka kasi may gumusto na and may nagplano na, medyo crime na yun. Yun na yung usapan na yun. Okay? So tayo, magpo-focus po tayo ngayon sa accident, which is again, walang may gusto, walang nagplano, and usually po, no, it disrupts the normal operation of any company. So nagiging ano siya, no, nagiging sagabal siya sa operations ng isang kumpanya. Nakakasira siya sa normal na gawain or routine or proseso na isang company sa araw-araw. So malaki talaga yung magiging impact ng isang accident sa isang workplace, no? And yun po, dahil ang accident po usually nagre-result po sa injuries, fatality, and even property damages. Okay? So again, accident po, walang may gusto niyan. Kasi usually, sa huli, talo talaga lahat. Talo yung company, and of course, syempre, talo rin yung mga nasaktan, talo rin yung mga pamilya nila. So yun po ang definition ng accident. Pag may aksidente sa isang workplace, usually po, may mga taong nasisisi dyan. Okay? May apat na nasisisi dyan, okay? Pero, unahan ko lang po kayo ha, hindi ko sinasabing tama yung mga babanggitin kong apat na to, pero ito yung madalas yung maririnig tuwing may aksidente sa isang company. Which is, sa totoo lang, hindi talaga maganda kasi nagkakasisihan pa, okay? Na hindi naman makakatulong sa workplace. Ulitin ko, yung mga babanggitin ko, hindi ibig sabihin tama ito, pero yan yung madalas yung maririnig tuwing may aksidente. Unang-una, and madalas na nasisisi, safety officer. No? Kasi sabi nila, safety officer daw, di daw nagtatrabaho, na hindi man lang daw nag-iikot sa workplace. Okay? Yung iba naman ang sinasabi, supervisor. Bakit? Panay daw patrabaho kahit delikado na yung trabaho. No? Puro daw output, lagi daw nagmamadali kahit unsafe na. Okay? Yung iba naman ang sinasabi, management. No, kasalanan daw ng management kasi wala daw support sa safety, no, sa programa ng safety. And yung iba naman ang sinasabi, worker, yung empleyado mismo. Bakit? Nakailang sabi na, nakailang paalala na, pasaway pa rin talaga tuloy na aksidente. And again, yan pong apat na binanggit natin, sila po yung madalas nasisisi tuwing may accident sa isang workplace, which is nakakalungkot. Okay? Totoo man o hindi na merong nagkamali sa apat na yon, unahan ko na po kayo. Hindi po yun ang reason ba't tayo mag-i-investigate. Okay? Hindi tayo maghahanap ng sisisihin pagdating sa accident investigation. Because remember, accident investigation is fact-finding and never fault-finding. Huwag na huwag pong lilitaw sa report ninyo na meron po kayong sinisisi sa isang aksidente. Again, sabi ko nga, minsan posibleng meron talagang naging pasaway. Meron talagang hindi nag-function, no? Ibang investigation po yun. Okay, sa ibang investigation, huwag nyo po gagawin yon dito sa accident investigation. Because ang accident investigation daw po is a methodical effort to collect and interpret yung pong facts ng isang aksidente.
Okay? So again, fact-finding, never fault-finding. Hinahanap natin yung mga detalye, ano ba yung nangyari? Okay? And usually, dapat nasasagot po dyan yung mga tanong na who, what, when, where, why, how. So doon po tayo sa facts. Okay? Yun po ang reason. Bakit po tayo mag-accident? Investigation. Ngayon, ito yung tanong na karamihan. Ba't ba tayo mag-investigate? Ba't pa kailangan mag-accident investigation? Hindi ba pwedeng napadala lang sa ospital yung tao? Okay na? Okay? Of course. No? Pag nagkaroon kasi ng aksidente, meaning may mali. No? Meron tayong namali sa activities natin sa isang procedure. No? And by doing the investigation, mag-improve yung program and it will prevent, no, further business losses. Ang dami kasing nawawala sa company after an accident. No? Kaya nga usually maraming companies nagugulat eh. No? Ang daming mga losses. Okay? Halimbawa, yung mga loss na yung gastos, na walang ka ng manpower, mapasara yung kumpanya mo, masuspend yung kumpanya mo, nasisira ka sa mga kliyente, and madami pa. Okay? Ang daming losses. So by doing the investigation, mag-improve yung proseso, may iwasan na natin yung mga posibleng aksidenteng maulit-ulit, and of course, mape-prevent na yung mga losses na yan. And of course, another reason is, gaya na sinabi ko nga kanina, no? Malalaman na natin sa mga procedure saan tayo doon medyo nagkaroon ng kahinaan. Yung mga weaknesses sa ating mga procedures, programs, and usual routine sa company. Makikita na natin yon. And therefore, mapag-uusapan yun, mapag-meetingan, and of course, marireview, may improve. Para next time, mas okay na yung mga daily processes and daily routines po natin sa ating company. And another po, kasi dapat nakadocument yan. Dapat meron tayong formal record ng mga accidents natin para po, of course, ano po, no, meron tayong reference. Okay, sa mga susunod po na pwede na nating maiwasan talaga yung any other incident or accident na pwede pang mangyari. And again, it is not optional. We are required, no, na talaga pong mag-document, mag-investigate ng aksidente. So, hindi po yan nakasalalay kung gusto lang natin or wag na, hindi po. Required po yan sa lahat ng kumpanya. Okay, na dapat meron tayong documentation ng ating mga aksidente sa workplace. Ngayon, bakit kailangan makuha yung facts? Okay, number one, of course, kailangan makuha natin lahat ng detalye. Okay, para malaman natin yung root cause. And pag sinabi pong root cause, no, yun po yung pinakarason bakit tayo nagkaroon ng aksidente. Okay, so yun po ang root cause. Okay, ano ba yung pinakaugat? Ba't nangyari aksidente na yan? And again, please be careful sa pagkuha po ng root cause kasi pag mali yung nakuha mo, hindi pala yun ang root cause, mali yung na-determine mo, yung aksidente pwede pa rin mangyari. Okay, siguro sa mga next part nung uploads natin, madidiscuss natin yung root cause. Okay, ngayon, ba't kailangan natin makita yung root cause? Para makapag-recommend ng tama. Of course, yung recommendation mo, magbabase po yan doon sa root cause. Okay? O ngayon, ba't ka magre-recommend? Siyempre po, to prevent recurrence. Para mag-improve yung programa, mag-improve yung proseso, mag-improve yung activity para wala nang aksidente and hindi na maulit yung aksidente na yun. So gather all facts, makuha natin para makuha yung root cause, para pag nakuha yung root cause, makapag-recommend ng tama para hindi na maulit yung aksidente. Isa po sa magandang practice na pwede rin natin mapa-implement, no, is yung magkaroon tayo ng isang policy sa workplace wherein we are required, no, to report accidents within our company. Okay, halimbawa, no, sa ibang company, for example, may namatay. Ang protocol nila is immediately dapat malaman ng top management. Ni hindi 1 hour. Immediately, dapat malaman kagad. O kung meron man silang minor accidents, nire-report naman nila yon monthly. Dapat nakakaabot din sa top management. And of course, yung mga workers, yung mga employees, nakalagay din sa policy na yan, no, na dapat nagre-report din sila, no, sa kanilang mga supervisors, kahit pa gaano ka minor yan. Even yung mga near-miss, yung mga muntik na, dapat i-report nila yan. So again, hindi pwede kasing verbal lang. There must be a formal policy na nire-require lahat within the company na mag-report. No, sabihin sa mga supervisor, kung kanino man, or sa top management, and tandaan nyo, ha, hindi lang po tayo sa company need mag-report. We also need to report sa dole, no? Ito lang po, ah, pag kayo po ay mayroong major accident, meaning po, naputulan ng braso, nabulag, no?
or bumagsak na crane, sumabog na boiler, yung mga ganon. Lalo na po pag may namatay. Okay? So again, it could be fatality or major injuries. Alam nyo po ba na dapat itawag natin yan sa DOLE within 24 hours? Dapat po alam ng DOLE yan, no? Within 24 hours. Okay? So, requirement po yon. Again, hindi po yun optional. Kailangan po gawin natin yun, no? Alam ko, mahirap. Of course, nakakatakot mag-report. Okay, sa DOLE, remember, negative yun. Pwede tayo, sabi nga iba, pwedeng ma-penalty, pwedeng mapasara yung kumpanya. Okay? Pero ito po, pag tinago kasi natin yan, sabi nga ng DOLE, no? Mas mahirap po kasi pag sa iba nila nalaman. Pati yung, in a way, yung integrity ng company, madadamay pa yan. Okay? So, ganito na lang po gawin ninyo. Suggestion ko lang po. I-improve na natin yung ating health and safety. Ngayon pa lang. Para, wag naman sana, no? Kung magkaroon ng aksidente, hindi na tayo takot mag-report. Kasi alam naman natin na compliant tayo sa health and safety. Okay? So, yun lang po. Again, hindi po optional yan. We need to report sa DOLE within 24 hours. Ngayon, syempre, ano ba yung mga nire-report na yan? Ano ba yung mga dapat nating i-report? Syempre, number one, occupational injuries. Yung mga injury po na nakuha ng isang worker, employee, sa trabaho niya. Kailangan nire-report sa DOLE yan. Pwedeng major injury, pwedeng minor injury, even fatalities. Kailangan ma-report yan. Nandyan din po yung occupational illnesses. Meaning, yung sakit na nakuha mo dahil sa trabaho mo. Okay? So, dapat nare-report din po yan. Okay? Basta work-related, kailangan ma-report yan. Halimbawa, nagkaroon ng problema sa pandinig, nagkaroon ng sakit sa baga, o yung mga ganon, kailangan, dahil sa workplace, ha, dahil sa company na, sa activity mo, so kailangan ma-report din po yan sa DOLE. Another po is near-miss. No? Yun po yung mga muntik na. Halimbawa, tatawid ka sa kalsada, may rumagasang motor, hindi ka naman tinamaan, near-miss. Naglalakad ka, may bumagsak na napakalaki yung bato sa harap mo, di ka tinamaan, near miss. Pati po yung mga yon, kailangan nating i-report dyan. Okay? And of course, ano pa? Property damage. Okay? Of course, kailangan din natin i-report yun. Kahit walang nasaktan, we also need to identify yung mga nagiging property damages kasi po, alam nyo, later on, same thing with near miss, ano? Magiging accident na yan, makakasakit na yan sa tao. Kaya dapat pati yan is napag-aaralan para na-improve din natin. Bakit nagkakaroon ng mga property damages? And of course, last is dangerous occurrences. I think nabanggit ko na rin kanina, yan na nga po, example niyan, yung mga explosions, fire, pag-collapse ng crane, alimbawa, yung boiler nga, no? Ayan, sumabog. So, pati po yung mga yon, may nasaktan o wala, need pa rin nating i-report. Again, ang reporting, dalawa, di ba? Internally and kay DOLE. Ngayon ang tanong, sino ba dapat mag-investigate? Okay, of course, mas maganda po kung meron na kayong accident investigating team. Try niyong buuhin kagad dyan. Para po hindi yung kung sino yung, alam mo, may aksidente. Uy, tawagin mo nga si ano. Uy, si ano kaya? Nandyan ba si ano? Si ano, papuntahin mo. Para hindi na nangyayari yun, no? Meron na tayong investigating team kagad. Na pag may accident, lalo na pag major or fatal, sila na kagad yung pupunta ron. Okay? Pero again, usually, sino-sino ba yung pwede sa part ng team na yan? Of course, number one, safety officer. Okay? Tayo po mga safety officer, katrabaho natin yan mag-investigate. Okay? Kailangan mag-investigate tayo ng mga accidents. Isa yan sa, kumbaga, skill na dapat, ayaw natin aksidente, syempre. Pero isa yan sa mga skills na dapat natin matutunan. Kahit near-miss pa yan, property damage pa yan, or again, may nasaktan na tao, kailangan natin mag-investigate. Safety officers. Okay, next po, of course, supervisors. Alam nyo bang ang, para sa akin na, ang best person na pwedeng mag-investigate, supervisor. Bakit? Kabisado niya yung trabaho, kabisado niya yung lugar, alam niya yung ugali ng mga tao niya, alam niya yung galawan ng mga tao niya, and malamang po kasi yung mga tao, no, mas malaki yung chance na mas magsabi sa kanya kung ano nangyari. Alam niya yung workplace, alam niya yung mga materials, alam niya yung mga chemicals. So, si supervisor, definitely, isa po yan sa mahalagang part ng investigating team natin. And syempre, no, hanap ka pa ba ng ibang team? Safety committee. Ano yung ating health and safety committee? Yung mga members po niyan, as much as possible, no, isama natin sa investigating team. Isa rin po sila sa nag-investigate, yung grupo na yun. Sino pa? Technical experts.
lalo na po pag may involved na machines, equipments, or related sa kuryente, no, yung mga ganon, no, chemicals, ang laking tulong po pag may maisasama po tayong technical expert bukod pa dun sa supervisor. Even po yung mga members ha, ng mga union, yung mga workers, of course, pwede rin silang isama sa investigating team kasi malaki rin po yung matutulong nila dyan, lalo sa part ng mga workers, no? Nagsiserve din po sila as workers representative and syempre, yung ating mga government officials, usually si DOLE, okay, o even si Bureau of Fire, minsan po, no, or LGU, minsan po, nagkakandak din yan ng investigation sa workplace, of course, syempre, lalo na po si DOLE. So, yan po, yan yung mga nag-investigate. Yung una po is internally, and of course, from the government, no, pwede rin kasi magkandak lang investigation yan sa workplace natin. So, that's it. Okay, so, sana po nagustuhan ninyo, no, sorry kung medyo mabibiting kayo, no. Again, hatiin ko po sa 4 parts itong upload natin ng accident investigation. And sana po, sa next 3 parts pa po, no, sundan nyo pa rin po yung ating discussion. And kung may mga gusto kayo itanong, gusto kayong mga sabihin, gusto kayong i-comment, anytime po, lagay nyo lang po sa chat box, okay? So again, maraming salamat po ulit. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ingat po kayo lahat.